Magandang araw ng Biyernes mga kaibigan, August 16, 2024. Update lamang po tayo sa lagay ng ating panahon. Pero bago tayo magpatuloy, please huwag po munang kalimutan mag-like and subscribe and pahit po na notification bell para notify kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Mga kaibigan, meron na po tayong binabantayan ngayon na kumpol ng kaulapan o na sinasabi natin na mahinang low pressure area dito po sa may bandang Central Luzon. So kung makikita nyo po no, sa ating pinakasabi naka-live radar, hindi lamang po isa, bagkos dalawa pong sama ng panahon. Ito yung kumpul na kaulapan na nauuwi po minsan mga kaibigan sa low pressure area. But as of now, dahil nga po nasa 30 kilometers per hour pa lamang ang lakas ng kanyang hangin, ay wala po itong epekto no, sa ating bansang Pilipinas. Pero patuloy pa rin po tayong pinag-iingat dahil nga po, ito nga pong super typhoon na po ito, actually mga kaibigan, si Ampil na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may lakas po ngayon ang hangin na pumapalo na sa 185 kilometers per hour. Malapit pa rin sa main sentro at may bugsong pumapalo sa 200 kilometers per hour mga kaibigan pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So mga kaibigan, ito si Typhoon Ampil tulad po na aking sinasabi dahil po sa lakas ng kanyang hangin na nakapalibot sa kanyang sentro mga kaibigan ay nakabuo po ito ng dalawang kumpol ng kaulapan or cloud cluster or posible din maging active low pressure area dito po sa loob ng ating par mga kaibigan. So pinag-iingat pa rin po tayo. Pero ang dahilan pa rin po na ating naranasan na pag-ulan sa hapon at sa gabi ay dahil pa rin po yan sa southwest monsoon na nakaka-apekto po sa extreme northern Luzon mga kaibigan. So meron tayong forecast weather conditions na rito po yung mga lugar na apektado po nitong southwest monsoon mga kaibigan. Sa area po ng Batanes at Babuyan Island, maulap po na kalangitan ang mararanasan dyan. Meron po mga isolated light rains and heavy rainfalls. Pagdating po sa gabi, asahan po yan dahil po yan sa southwest monsoon or dito po sa hanging habagat mga kaibigan. So pinag-iingat din tayo sa impact nito no, sa pagbabaha doon po sa mababang lugar at landslide po mga kaibigan sa mga landslide prone area. So maging alerto tayo mga kaibigan dahil nararanasan natin yung mga bigla bugso ng ulan. Madalas po yan sa hapon mga kaibigan. Dito naman po sa area ng Metro Manila at the rest po ng ating bansa, maulap din po nakalangitan ang mararanasan no. May mga isolated light rains and heavy rainfalls din pagdating sa gabi. Dahil naman po yan sa localized thunderstorm. So kapag itong season mga kaibigan, may mga bugso ng pag-ulan sa hapon sa gabi, ay maghanda tayo no or maging ready tayo sa banta ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area para lagi po tayo nakahanda mga kaibigan. So balikan natin ito nga pong dalawang sama ng panahon na ating patuloy na minomonitor mga kaibigan. Ito po'y banta no bilang isang bagyo mga kaibigan. Inasop na alam naman natin na ang bagyong ito no, kung sakasakaling ito'y maging bagyo, posible itong tawagin bagyong dindo or bagyong enting mga kaibigan. So mas maganda updated po tayo sa lagay ng ating panahon para nakahanda tayo mga kaibigan. Dahil tulad na rin ng update ng PAGASA, isa hanggang dalawang bagyo ang posible pumasok sa Philippine Area of Responsibility bago po matapos ang buwan ng Agosto. So dapat naka-alerto tayo mga kaibigan. Hindi na rin po ganun kainit sa umaga mga kaibigan. Dahil nga po nasa rainy season tayo, inaasahan na patuloy po no, napapasok ang mga sama ng panahon sa ating bansa. At panalangin natin mga kaibigan, kung may bagyo man na dumating no, ay malusaw po agad ito at hindi maminsala sa ating bansang Pilipinas. So mga kaibigan, dyan lamang po kayo and please huwag po kalimutan mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming